pagbabahagi mo ngayon sa harapan ng Diyos upang pagbuklurin sina kapatid na Ronald at kapatid na Jaisel Ann sa pamagitan ng banal na pagkakasal. Ang pag-aasawa ay itinatag ng Diyos at ito'y pinagutunayan ng mga pahayag na isinasaad sa unang aklat ng Biblia sa Genesis na ganito ang sinasabi. At sinabi ng Panginoong Diyos, hindi mabuti na ang lalaki ay mag-isa. Siya ay ilalalang ko ng isang katulong niya. At hinulugan ng Panginoong Diyos ng di kawasang gimbing ang lalaki. At siya'y natulog. At kinuha ang isa sa kanyang mga tadya. At pinapaghilom ang laman sa dakong iyon. At ang tadya na kinuha ng Panginoong Diyos sa lalaki ay ginawang isang babae. At ito ay dinala niya sa lalaki. At sila'y binasbasan ng Diyos. At sa kanila'y sinabi ng Diyos, kayo'y magpalaanakin at magpakarami. Dapat nating alalahanin kung gayon na ang pag-aasawa ay itinatag ng Diyos para sa kapakinabangan at kaligayahan ng mga taong kanyang nilala. Itinuro ng ating Panginoong Jesucristo na sa pagkakasal ay pinapagsasama ng Diyos ang lalaki at babae upang maging isang laman lamang sa paningin ng may kapal. Ganito ang kabuuan ng mga pangungusap ng ating Panginoon ayon sa pagkakatala ng Ebanghelistang si Marcos. Dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at makikisama sa kanyang asawa. At ang dalawa ay magiging isang laman. Kaya hindi na sila dalawa, kundi isang laman. Ang pinapagsama nga ng Diyos ay huwag papaghiwalayin ng tao. At upang matupad ang banal na pagsasamang ito ng mag-asawa, ay tinagubilin ni Apostol Pablo batay sa nakasulat sa banal na aklat na ang babae na may asawa ay itinali ng kautusan sa asawa samantalang ito ay nabubuhay. Kaya hindi ang babae ni ang lalaki ang siyang dapat magkaroon ng kapangyarihan sa isa't isa, kundi ang mga batas o kautusan ng Diyos sa pag-aasawa. Kaya pakinggan ninyo ngayon ang mga kautusan ng Diyos sa lalaki at sa babae na mag-aasawa. Ganito ang nakasulat ng mga utos ng Diyos sa lalaki. Pakinggan mo. Kapatid na Ronald. Kapatid na Ronald, ang tungkulin ng lalaking ikinakasal ay itinuro ng dakilang apostol na si Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Epeso. Sinabi niya, dapat mahalin ng mga lalaki ang kani-kanilang asawa tulad ng sarili nilang katawan. Ang lalaking nagmamahal sa kanyang asawa ay nagmamahal sa kanyang sarili. Walang taong namumuhi sa sarili niyang katawan, bagkus ito'y pinakakain at inaalagaan gaya ng ginagawa ni Kristo sa Iglesia. Upang lalong maipakilala kung gaano kadakilang pagmamahal ang dapat iukol ng lalaki sa kanyang asawa, sinabi pa ni Apostol Pablo na mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa gaya ng pag-ibig ni Kristo sa Iglesia. Inihandog niya ang kanyang buhay para rito. Bukod dito, ang lalaki ang pinapananagot din na siya ang magkaroon ng pamumuno sa kanyang asawa. Sapagkat ayon kay Apostol Pablo,
ang lalaki ay pangulo ng kanyang asawa. Gaya naman ni Kristo na pangulo ng iglesia, na siya rin ang tagapagligtas ng katawan. Upang maging maligaya at matiwasay ang pagsasama ng mga lingkod ng Diyos na itinali sa isa't isa ng kanyang kautusan, ay itinatagubilin sa lalaking ikinakasal ang ganito. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging mabait sa kanila. Gayun din naman, ayon sa sulat ni Apostol Pedro, kayong mga lalaki, magsipamahay kayong kasama ng inyong asawa gaya ayon sa pagkakilala na pakundanganan ang babae na gaya ng marupok na sisidlan. Yamang kayo na may kasamang tagapagmana ng biyaya ng kabuhayan upang ang inyong mga panalangin ay huwag mapigilan. Ang lalaki rin, ang pinapananabot ng Diyos sa paghahanap buhay. Ganito ang utos ng Diyos sa lalaking si Adan na nakasulat din sa banal na aklat. At kay Adan ay sinabi, sapagkat iyong dininig ang tinig ng iyong asawa at kumain ka ng bunga ng punong kahoy na aking iniutos sa iyo, na sinabi, huwag kang kakain niyaon, supay ng lupa dahil sa iyo. Kakain ka sa kanya sa pamamagitan ng iyong pagpapagal sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Sa pawis ng iyong mukha ay kakain ka ng tinapay hanggang sa ikaw ay mauwi sa lupa sapagkat diyan ka kinuha, sapagkat ikaw ay alabok at sa alabok ka uuwi. Diyan mo? Opo. Ito naman para sa iyo, Jason. Kapatid na Jason, ang tungkulin ng babaeng ikinakasal ay itinuro rin ni Apostol Pablo doon din sa kanyang sulat sa mga taga-Efeso na sinasabi, gayunman, umibig naman ang bawat isa sa inyo sa kani-kanyang sariling asawa gaya ng sa kanyang sarili, at ang babae ay gumalang sa kanyang asawa. Ang paggalang na dapat iukol ng babae sa kanyang asawa, ipinaliwanag ni Apostol Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Kolosas na nagsasabing, mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa sapagkat yan ang kalooban ng Panginoon. Ang babae ay hindi pinahihintulutan na magkaroon ng pamumuno sa lalaki. Kundi ang sabi ni Apostol Pablo, ang babae mag-aral na tumahimik na may buong pagpapasakop. Ngunit hindi ko pinahihintulot na ang babae ay magturo at magkaroon ng pamumuno sa lalaki, kundi tumahimik. Ipinahayag ni Apostol Pablo na ang babae ay dapat maging uliran sa lahat ng bagay upang kanilang maturuan ng mga babae may kabataan na magsiibig sa kani-kanyang asawa, magsiibig sa kanilang mga anak, magpakahinahon, magpakalinis, magpakasipag sa bahay, magagandang loob, pasakop sa kani-kanyang asawa upang huwag lapastanganin ang salita ng Diyos. Ang babae ikinakasal na may ganitong katangian ay lubhang mahalaga. At ang lalaking nakasumpong sa kanya, nakasumpong ng isang mabuting kapalaran na tupad sa kanya. Ang kawikaang sinabi ni Solomon, isang mabait na babae, sinong makakasumpong sapagkat ang kanyang halaga ay higit na makapupo kaysa mga rumi
ang puso ng kanyang asawa ay tumitiwala sa kanya at siya'y hindi kukulangin ng pakinabang. Gumagawa siya ng mabuti sa kanya at hindi kasamaan lahat ng mga kaarawan ng kanyang buhay. Tunay na ito ang dapat na maging katangian ng babaeng ikinakasal. Sapagkat, ang sabi ni Apostol Pablo, ang babae ay siyang kalwalhatian ng lalaki. Subalit sa ibabaw ng lahat ng ito, kapatid na Ronald at kapatid na Jason, pananabutan ninyong mag-asawa na umibig sa Diyos gaya ng isinasaad sa mga aklat ng kautusan. At inyong iibigin ang Panginoong Diyos ng inyong buong puso at ng inyong buong kaluluwa at ng iyong buong lakas. Ito rin ang ipamumulat ninyo sa inyong magiging mga anak sapagkat ito ang sinasabi ng kautusan. Iyong ituturo ng buong sikap sa iyong mga anak at iyong sasalitain tungkol sa kanila pagka ikaw ay nakaupo sa iyong bahay at pagka ikaw ay lumalakad sa daan at pagka ikaw ay nahihiga at pagka ikaw ay bumabango. Kung ang lahat ng mga kautusang ito na itinatali sa inyo ngayon ay buong ingat ninyong isasagawa ang inyong pagsasama bilang mag-asawa ay magiging matagumpay sapagkat tatabuhin ninyo ang mga pagpapala at paglinag ng Panginoong Diyos gaya ng sinasabi sa mga awit ni David, mabalad ang bawat isa na natatakot sa Panginoon na lumalakad sa kanyang mga daan sapagkat iyong kakanin ang gawa ng iyong mga kamay. Magiging maginhawa ka at ikabubuti mo. Ang asawa mo'y magiging parang mabungang puno ng ubas sa mga pinakaloob ng iyong bahay. Ang mga anak mo'y parang mga puno ng ulibo sa palibot ng iyong dulang. Narito. Ganito nawa pagpalain ang tao na natatakot sa Panginoon. Itong hinahangad at idinadalangin ng lahat ng mga sumasaksi sa banal na pagtitipong ito. Natamuhin nawa ninyong dalawa ang masaganang pagpapala ng ating Panginoong Diyos. Kapatid na Ronald, kapatid na Jason, tinatanggap ba ninyo ang mga kautosang ito ng Diyos na maging tali at buklod ng inyong pagsasama bilang mag-asawa? Opo. Nakatalaga ba kayo na ito ay sumpaan ngayon sa harapan ng Diyos na maririnig ng inyong mga piling saksi at ng kapulungan ito? Opo. Nangyaring tumayo kayo dalawa. At nang narinig itong mga saksi, nakunin si kapatid na Jason Ann na maging iyong tunay na asawa. Opo. Na siya'y iyong iibigin at pagpipitaganan. Opo. Iyong pakamamahalin maging sa kalusugan at sa karamdaman, sa kasaganaan at sa kahirapan, at iwan mo man ang iba, mananatili ka sa kanya habang kayong dalawa ay nabubuhay. Opo. Sige, pabangon lang yung tanong. Kapatid na Jason Ann, mataitim-tim bang iyong sinasang-ayunan? Natatanggapin si kapatid na Ronald na maging iyong tunay na asawa. Opo. Na siya ay iyong iibigin at ikagalang. Opo. Mabubuhay kang kasama niya sa buong pagtitiwala at paghilig, sa kalusugan at sa karamdaman, sa kaginhawaan at sa kahirapan, at iwan mo man ang iba,
mananatili ka sa Kanya habang kayo nabubuhay. Opo. Sige, ibabangon namin. Akong si, pagbibig mo pangalan ko. Akong si Ronald Bilawin. Kinukuha kita, sabihin mo pangalan mo. Kinukuha kita, Jaisel Ann Galsote. Na maging aking tunay na asawa. Na aking maging tunay na asawa. At ako ay nangangako. At ako ay nangangako. At nakikipagtipan sa iyo. At nakikipagtipan sa iyo. Sa harapan ng Diyos. Sa harapan ng Diyos. At ng ating mga saksi. At ng ating mga saksi. Na sa iyo ako'y magiging mapagmahal. Na sa iyo ako'y magiging mapagmahal. Matapat na asawa. At matapat na asawa. Sa kasaganaan at sa kahirapan. Sa kasaganaan at sa kahirapan. Sa katuwaan at sa kalungkutan. Sa katuwaan at sa kalungkutan. Sa kalusugan at sa karamdaman. Sa kalusugan at sa karamdaman. Hanggang sa paghiwalayin tayo ng hanggang sa paghiwalayin tayo ng kamatayan. Kapit na akong si, pagbibig mo pangalan mo. Akong si Jaisel Ann Calzote. Tinatanggap kita, sabihin mo pangalan niya. Tinatanggap kita, Ronald Bilawe. Na maging aking tunay na asawa. Na maging aking tunay na asawa. At ako ay nangangako. At ako ay nangangako. At nakikipagtipan sa iyo. At nakikipagtipan sa iyo. Sa harapan ng Diyos. Sa harapan ng Diyos. At ng ating mga saksi. At ng ating mga saksi. Na sa iyo ako'y magiging mapagmahal. Na ako'y sa iyo'y magiging mapagmahal. At matapat na asawa. At matapat na asawa. Sa kasaganaan at sa kahirapan. Sa kasaganaan at kahirapan. Sa katuwaan at sa kalungkutan. Sa katuwaan at kalungkutan. Sa kalusugan at sa karamdaman. Sa kalusugan at karamdaman. Hanggang sa papaghiwalayin tayo ng kamatayan. Hanggang sa papaghiwalayin tayo ng kamatayan. Yun, mate. Ang singsing na ito. Ang singsing na ito. Ay ibinibigay ko sa iyo. Ay ibinibigay ko sa iyo. Bilang sagisag. Bilang sagisag. At pangako. At pangako. Ng ating patuloy. Ng ating patuloy. At nananatiling pag-ibig. At nananatiling pag-ibig. Ang singsing na ito. Ang singsing na ito. Ay ibinibigay ko rin sa iyo. Ay ibinibigay ko rin sa iyo. Bilang sagisag. Bilang sagisag. At pangako. At pangako. Ng ating patuloy. Ng ating patuloy. At nananatiling pag-ibig. At nananatiling pag-ibig. Kapatid na Ronald, hawakan mo ang kamay ng kapatid mo. Maya ang mga singsing na ito ay maging tata ng inyong pinagbuklod na kapalaran at ng inyong pagkakasundo, pagsusuyuan, pagmamakanan at katapatan sa isa't isa. Sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos na inyong narinig mula ngayon, mula ngayon, ay natatalian kayo sa isa't isa hanggang sa kayo'y papaghiwalayin ng kamatayan. At yayamang tinupad na ninyo ang matapat ng pagkakasundo ako sa pamamagitan ng aking karapatan bilang ministro ng Ebanghelyo ay ipinahahayag ko na kayo'y tunay ng pag-asawa ayon sa mga utos ng Diyos at ng mga batas ng ating bansa. Ang pinapagsama nga ng Diyos ay huwag mapaghiwalayin ng kapatid. Sapagkat nadama namin ng iyong kapangyarihan sa banal na pagtitipong ito sa pamamagitan ng pagkakasal, itinali ang dalawang lingkod mo ng iyong mga kautusan na magiging gabay ng kanilang pagsasama habang sila'y nabubuhay. Amen. Ang kanilang pagkakasunduan, ang kanilang pangako sa isa't isa. Ito ang laging maalaala ng mga anak mo. Kadumarating ang mga suliranin at pagsubok sa kanilang pagsasama, maginit-magunita nilang iyong kalooban na siyang itinali mo sa kanila
na ito magiging gabay ng kanilang pagsasama habang sila po'y nabubuhay. Pag dumating ang mga pagkakataon, pagkakaroon sila ng suliran, pagkakaroon ng pag-abag sa buhay, sa pagdadala ng kanilang sambahayan, mananalangin ang mag-asawa, diringkin mo ang kanilang panalangin upang maging matatag ang pagsasama. Palibhasay sila'y mga lingkod mo, ikinasal sa loob ng iglesia, itinali ng iyong mga kautusan. Amen. Narito ang mga piling saksi, tumatay yung magulang din nila na magpapayot, magpapaalaala sa dapat nilang maisagawa. Lubos kaming umaasa, Ama, ikaw ang patnubay nila. Saan man sila makaabot, makarating, hindi mo sila papabayaan. Pagtitibay mo ang kanilang pagsasama. Huwag silang maghihiwalay anuman ang mangyari. Maalaala nilang iyong mga kaloob. Lubos kaming umaasa, pagpalain mo rin ang kanilang mga magulang na katuwang nila sa pagdadala ng kanilang buhay. Maging kasangkapan din sila sa pagpapaayo, pagpapaalaala at mga pagpapayo. Lubos kaming umaasa, Ama, pinatnubayan mo kaming lahat. Pinagtibay mo ang pagkakasal na ito. Hinihiling namin ang lahat sa ngalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Amen. Okay. Okay. Ano may ano? Leno. Ayun po ng rato, ha? Huwag yun ang pauulitin, ha? Okay. Pagka naka-ready na sila, ito na ng magandang buha, ha? Okay. Magandang mo yung kanyang. Ready na. Mga litratista, you may kiss the bride na, ha? Ang sana. Okay. Nice na, ha? Okay, napakanatin ang bagong ang buhok ko. Noon na aming Diyos, salamat po ng marami sa iyo, Ama.
sa magandang pagkakataon na ibinihaya mo po sa amin. Natitipon po kaming mga lingkod mo upang makigalak at makipagdiwang po kami sa dalawang lingkod mong iyong pinagtagpo at pinagtali ng iyong banal na kautusan. Sana'y basbasan mong iyong mga hinirang at basbasan mo, mo rin po kaming mga hinirang mo. Ipagkaloob ang kapayapaan, Ama, sa buong panahon ng amin pong mga pagtitipon, mamalagi pong katiwasayan sa isa't isa upang sa ganun wala po kaming malabag ng iyong banal na kalooban. Tatanggapin din po namin ang mga biyayang kanilang inihanda. Basbasan mo po sana ang lahat ng ito. Magdulot kalakasan sa amin pong pangangatawan. Magamit po sa mga paglilingkod sa iyo. Ikaw ang amin pong makasama o aming Diyos sa buong panahon ng pagkakatipong ito. Magalang po naming hinihiling sa iyo ang lahat sa pangalan po ng Panginoong Hesukristo. Amen.